Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaksyon ay ito pong napakagandang balita para po sa ating mga kababayang Pilipino na nagbubungkal ng lupa sa mahabang panahon. Yung mga anak-anak pa po nung mga magsasaka na siguro na mayapa na, na ipamana na sa mga anak ang lupa, na kung saan sila po ay nabaon sa kanilang pagkakautang. Hindi po nilang mabayaran ang mga lupang kanilang sinasaka. Kaya minsan, tinatamad na. Kaya minsan, wala nang desire para magsaka. Pero, kahapon po sa ating bansang Pilipinas, ang ating butihin, ang weak president, ang chumochongking president, ang inaalipusta ni Maharlika at Troy Domingo sa kanilang mga YouTube channel, ang mga binabalahura ng mga kasamahan ni Maharlika at ni Roy Domingo sa kanilang mga social media outlet, ang sinasabi nilang under desire na presidente, ay pinirmahan ang isang batas na naglalayong patawarin ang mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries na mahigit na ilang bilyong piso sa mahigit 600 beneficiaries na tatanggap nito ang kanilang mga titulong lupa. Na yung mga lupang yon ay pag-aari ng gobyerno ay ibibigay sa kanila. Yan ang ginawa ng inyong weak president. Yan ang ginawa ng inyong spoiled president. Yan ang ginawa ng puro jamming-jamming at lakwatserong presidente. Yan ang ginawa ng under-desayang presidente. Sinong presidente, aside from this president, ang nakagawa niyan? Nakita niyo yung simultaneous broadcast ng bawat region from region 1 to region 12 to the Caraga region, ang daming beneficiaries nitong agrarian reform na ito. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo natutuwa sa mga kapwa natin Pilipino na yung mga elitista, yung mga politiko, ginagamit lamang sila pagdarating ang eleksyon. Pag yung mga nakaupo na, wala na. Mga supladingding supladido na. Who are you na? Ganun po ba? Pero hindi itong presidenteng to. Despite of all the criticism, the malicious, no, na pinagsasabi ng mga influencer bloggers na dati niyang kasama during the campaign and during the victory party, ay patuloy ang paninira sa kanya. Ano ginawa ng presidente? With the help of Department of Agrarian Reform, with the help of World Bank, with the help of those House of Representatives and Senate, inaprubahan nila. Inabsorb ng gobyerno ang more than 50 billion liabilities yan. Pero anong sabi ni Jokno? Ni Benjamin Jokno, hindi po yan makakaapekto sa ating fiscal year na budget. Hindi po yan dadagdag sa deficit ng gobyerno. Kasi napag-aralan na nila ng 5 years. Meaning, hindi pa nakaupo itong sinasabi niyong weak president, spoiled president, walang alam, walang diploma sa Oxford or sa Wharton, pero naging presidente. So, ibig sabihin, mga kababayan, panahon pa ni Pangulong Duterte ito, pinag-aaralan ni Benjamin Jokno. Kasi siya rin po ang dyan, isa sa kabinete ni dating Pangulong Duterte. At with the help of Cynthia Villar and Amy Marcos, sila po ang mga principal authors niyan sa Senate and sa House of Representatives, marami po sila. No? Magtataka kayo, isa sa mga co-author ay si Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas. Pumayag na rin siya, pero meron pa rin siyang reservation. Sabi niya, hindi yan ang pool
Comprehensive Agrarian Reform Program. Okay na po yan, Madam Representative Rosas. Huwag ka nang umangal. Kasi itong presidente na ito is silently working. Yan ang simula, at least nagsimula. Sinasabi ni Arlene Rosas, yung bill niya tungkol sa Comprehensive Agrarian Reform Program ay natenga ng 16 years na. Kung susumahin nyo yung 16 years niya, 2023 tayo ngayon, ay 2007 pa yan. Sinong mga presidente na ang nakaupo dyan? Diba, Arlene Rosas? Bakit hindi mo pinaglaban kung kaalyado mo yan, lalo na yung kay Panot? You have 6 years to push your program. Siyempre, kaalyado ni Panot ang mga lawmakers. Bakit hindi mo pinush ng pinush para naman makredit sa'yo? Huwag ka nang umatungal. Hindi ka nalang magpasalamat at pinirmahan ng Pangulo at may pagmamahal at puso ang Pangulong ito sa mahihirap. Whether that is not very complete, at least may nagawa. Tingnan nyo, wala nagre-reklamo ang mga grupo ng mga farmers. Kasi kung magre-reklamo pa sila, mga idiota na sila. Binigay na nga sa inyo ang lupa at sabi ng Pangulo, tutulungan pa kayo. Kaya bungkalin nyo na ng maayos ang lupa nyo para po lalong umusbong ang ating agrikultura. Huwag na muna kayong magreklamo. Di po ba? Kaya nga ang sabi ng presidente, from how many millions of hectares? Millions o thousands? Oh, correct me if I'm wrong. In a trip, madadagam po yata ng 1 million. O tama, from 2.3 million hectares ang sasakahin ng gobyerno since binigyan sila ng mga 1 million hectares, edi 3.3, edi dalong lalago ang production. Sana naman mag-follow through itong DARA at DA. Bigyan nyo po ng mga makabagong kagamitan itong mga magsasaka na ito. Bigyan nyo sila ng puhunan kung saan dun silang magsisimula. Inabsorb na yung mga utang nila. Pati yung kanilang mga amilyar, estate tax, sabi nga ni Salceda, i-absorb na. So, debt-free, utang-free ang mga magsasaka at may tutulong pa ang gobyerno. So, ano pang re-reklamo ng mga samahan ng magsasaka dito? Magre-reklamo ba ang Sinag? Magre-reklamo ba ang mga samahan ng magsasaka ng Pilipinas? KMU? Wala po. Ang tanging nagre-reklamo na kukulangan ay si Rosas na isa sa po sa mga co-author. Susmiyo. O ito po mga kababayan, ha, courtesy of PTB4. No, yung maiksing ulat po nila, this is about 5 minutes, no, pagtiyagaan nyo na po, eh, para po mapakinggan natin kung ano pa yung nilalaman nung kanilang programa para sa mga ARBs. No? Eto po, sabay-sabay nating panoorin. Gaya ng kanyang naipangako sa kanyang unang State of the Nation address, ay ibinigyang katuparan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng condonation o ang hindi pagbabayad ng mahigit 600,000 magsasaka ng kanilang mga utang at penalties sa kanilang mga lupang sinasaka. Pagpapatuloy po ito ng Emancipation Program na nasimula ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Naging emosyonal naman ang pamilya ng mga magsasaka na mahigit 3 dekadang naghintay bago makuha ang titulo ng kanilang lupa. May ulat si Alan Francisco. Sa unang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hiniling niya sa Kongreso na gawing prioridad ang New Agrarian Emancipation Act. At ngayong araw, natupad ito. Kasabay ng pagpirma niya sa bagong batas ay ang pagtupad niya sa pangako sa mga magsasaka. Sa kaunahan kong first State of the Nation address, ay nasabi ko, the Filipino people, ay sinasabi ko sa ating at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, mabubura na ang lahat ng hindi nabayarang amortization ng principal loan, kasama na ang interes at mga multa na nakuha ng mga agrarian reform beneficiaries. Sa madaling sabi, malaya na sa pagkakautang sa lupa ang higit 600,000 magsasaka sa buong bansa. Panahon na para makalaya sila
sa pagkakautang na ito. This is why on September 13, 2022, I signed the Executive Order No. 4, imposing a one-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. Aakuin din ng pamahalaan ang obligasyon ng higit 10,000 beneficiaries na nagbubungkal ng higit 11,000 hektarya na lupa sa pamamagitan ng pagbabayad ng natitirang balanse ng direktang kompensasyon. Inaasahang sa tulong ng batas na ito, karagdagang 1,000,000 hektarya ng farmlands ang mapakikinabangan para sa food security ng bansa. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Ikinalugod din ni House Speaker Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulo sa bagong batas. Sabi ni Speaker Romualdez, patunay ito sa pagbibigay prioridad ng Pangulo sa kapakanan ng mga magsasaka at pag-usulong na agricultural development sa bansa. Samantala, mismo ang Pangulo din ang namahagi ng land title sa ilang benepisyaryo na bumisita sa Malacanang. Katulad na lamang ng Pamilya Balaalja mula sa Pila, Laguna, na higit 3 dekadang naghintay bago makuha ang titulo ng kanilang agricultural land. Kaya nagpapasalamat ako kay President na natupad niya yung kanya pinangako sa amin na mapirmahan yung bago pinasalan ng batas para sa lupa. Yan lang po yung amin talagang masasabi namin amin kasi may hawak na po kami titulo, nakapangalan po sa amin. May dagdag paalala naman ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo. Ayon sa batas, meron hong kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, eh babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, eh hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. Nangako rin si President Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa pagsuporta sa mga magsasaka. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector. And so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. Alan Francisco, para sa bayan. Ayan po mga kababayan, no? Nakakaluha naman itong ginawa ng Pangulo at ng mga Congress natin. No? Nakakatuwa po dahil sabihin na natin na simula pa man ang Marcos ang siyang talagang may tunay na puso para sa ating mga kababayan. Biruin nyo yung isang na-interview na panood nyo. 30 years silang nag-antay. 30 years. Kung hindi lang sana napaalis ang matandang Marcos, hindi na kayo nag-antay ng 30 years. Kaya ba yung gawin nung mga dilawan, nung mga hindot na anti-Marcoses na dilawan? Di po ba? Kaya nyo yan? Silent worker po ang presidente. Kayo dyan, Maharlika. Ikaw, Roy Domingo and your minions. Your group of devils. Devils advocates kayo eh. Di po ba? Kayo yung mga totoong devil advocates. Tagapamahagi ng destabilization. Sige nga, kontrahin nyo po yan. Tignan natin. Di ba? Ano pa ang isusunod nyong bato sa Pangulong ito? Wala na po, hindi na po gumagana yung weak, spoil, chumuchongke, under desire. Ano ang bago nyong naratiba? No? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Satisfied po ba kayo? Kung hindi kayo satisfied, ano pa ang kailangang gawin? No? Baka pwede nating ma-suggest
sa Pangulo at sa mga gabinete niya. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.